So mga kaeksena, malinaw, ito'y naputol kagabi, malinaw na malinaw po na si Harry Roque talaga ay bukod sa sarado na ang filing ng COC, hindi na talaga siya makakatakbo. At bukod doon, kasi alam nyo mga kaeksena, dito makikita natin na guilty rito si Harry Barney. Kasi kung sakaling malinis talaga siya at wala siyang kinalaman, di ba? Kahit sabi mo nagtatago siya, magpapa-proxy ng tao para i-file yung kanyang COC. Pero bakit walang ganun? Diba? Hi, Tita Hilda, good morning po. Kasi nga, tawag dito, alam niya sa sarili niya na may kalalagyan na siya. Diba? Naintindihan niyo? Pero ngayon, ang balita about kay Roque, magaling daw magtago si Roque. Nahihirapan daw ang ating law enforcement na mahuli ito dahil kapag meron na silang tips at malapit na nilang malaman kung nasan si Harry Barney, ay agad daw nakakalipat agad ng pagtataguan ng lugar. Baka naman may ahas dyan sa inyo. Baka naman merong nagtitip kay Roque kaya hindi mahuli. Sige nga. Samantala, aminado ang PNP-CIDG na hirap silang hanapin si Attorney Harry Roque na ipinapa-aresto ng kamera matapos i-cite in contempt. Mabilis umano kasi siyang nakakalipat pag malapit ng matuntun. Nakatutok si Chino Gaston. Mag-iisang buwan na mula ng ipa-aresto ng Quad Committee ng Kamara si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque matapos i-cite in contempt noong September 12 dahil sa hindi niya pagsubmit ng mga dokumento kaugnay ng investigasyon sa pogo sa bansa. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita kung nasaan si Roque. Nahihirapan daw ang PNP Criminal Investigation and Detection Group na hanapin siya dahil sa mabilis nitong paglipat ng kinalalagyan tuwing malapit na siyang matuntun ng mga pulis. Pag nalaman na namin, usually lumilipat na. So parang naka-counter din kasi kami. Sorry ho, mama. Kahit pro-BBM ako, pero kailangan ko kayong banatan. Kailangan ko kayong sitahin. Sige ho, so be it na nakakataka sa inyo, no? Baka kailangan nyo pong hindi lang mag-triple time, kung hindi mag-quadruple time. Mas palakasin nyo pa po ang inyong intel, mas palakasin nyo pa po ang inyong urge. Halap pa. Diba? Hindi, ito, komento ko lang to. Hindi di sa binabanatan ko sila dahil antay ako, ha. Kasi ang iniisip ko, mapupulaan lang kayo niyan, 'di ba? Pero come what may, 'di ba? Pero ma'am, sir, kailangan po mas lupitan niyo pa ang gawin yung effort. Mas palupitan niyo pa. Halak ka. Dahil pag nahuli niyo si Harry Roque, maganda magiging resulta niyan, ma'am. At maraming malilinawan at magkakaroon talaga ng katapusan ang kasamaan ng kabaklaan. 'Di ba? Hindi natin alam eh. 'Di ba? Kung hindi nyo kaya, ma'am, lipat nyo na, bigay nyo na lang yan sa kay General Torre. Diba? Bakit kayo? Halak ka. Talagang baka manginig na yun si Roque. Sige na, susuko na ako. Si Torre na pala yan eh. Oh, tuloy natin. Hello kay Uwang B. Hello, watching from South Korea. Kamusta ang lahat? Amping kayo kanunay. Aba, yun? Kita niyan. May mga matibay naman o manong lead ang mga pulis kung saan susunod na hahanapin si Roque. We cannot divulge the exact location since na kami din po ay inaabangan niya din. Kung ipinpoint namin kung nasaan siya, and there's a chance for him to transfer from this place to another place. Check nyo yung mga kasamaan nyo. Baka may tumatraidor sa inyo dyan. Usok-usok pa naman yan. Yung mga traidor. Yung mga akala mo, kakampi mo, tas tatraidorin ka pala. Diba? Ano yun yung mabuti? Salain nyo yan, ma'am. It's a Bureau of Immigration. Walang hold departure order laban kay Roque, pero nasa immigration watchlist siya. Oh, malinaw ha. Wala siyang hold departure channeling. Oh. Of hold departure yan, hindi po natin i-allow. If lookout bulletin, we have to coordinate to the agency na nag-issue ng asking for the lookout para bigyan po natin ng notice kung ano yung estado
palisin o hindi. Ayon sa bagong talagang DILG Secretary na si Secretary John Vic Rimulya, ipinauubayan na niya kay Roque kung ano ang susunod na gagawin kaugnay ng contempt order laban sa kanya. He has not broken any laws, but he is cited for contempt by the Senate. So, in that case, he cannot... Yeah, si John Vic Rimulya po ang ano ha, pumalit po ha kay Abalos bilang sec ng DILG. He considered a fugitive, but rather as a person of interest that has to show up. I have no message for him. I think it's enough that he knows what he's up against. Sinusubukan namin kunan na pahayag si Roque sa kanyang mga social media accounts, pero wala siyang tugon sa aming mga katanungan. Bagamat hindi mahanap ng mga pulis, patuloy namang nagpo-post si Roque na mga videos sa kanyang social media page. Kahapon, nagbigay pa ito ng kanyang opinion kaugnay sa mga personalidad na nag-file ng kanilang mga certificate of candidacy. Ang kapal ng mukha ni Roque, no? Kaya dapat mahuli yan eh. At makulong na rin eh para malaman niya yung kakapalan ng mukha niya eh. Weak, nagtago sa contempt, wala pang kaso yan. Paano pa pag kinasuhan na yan? Hindi naman weak si Roque, sabi niya nga eh, handa na ako na lumaban sa administrong ito dahil ako ay nakulong na. Noon na contempt, nagtago. Halak ka. Bakla ay bakla. Walang niya talaga oh. Sa 2025 elections. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. So ayan na, update natin yan.